Rock, nasan ka na? Kanina pa kami nag-aantay nila Dem. Nandito kami sa labas. Di ba ngayon yung labas natin? Galing ng Katbalogan, sumakay kami ng van papuntang Tacloban. Since wala pang direct na biyahe from Katbalogan to Pasay, bumaba kami sa Santa Rita. 2 hours later. Di ba ano yun? Kanta? Di ba kanta yun? Yung Santa Rita? Ano man lang Santa Rita? I love it when you call me Santa Rita. Actually, nasa barangay dulungan na pala kami ng Pasay Samar. Alam niyo ba na ang pangalan ng Basay o Basay ay galing sa salitang Mabaysay, isang waray-waray word na meaning beautiful o maganda. Ito po yung first stop natin sa tourism office ng Basay, kung saan magpaparegister ko muna at kung saan magkakaroon ka ng konting information para sa mga pupuntahan mong lugar at para kumuha ng destination guide. Sikat ang Basay sa produktong banig o tikog mat. Di lang banig na ginagamit pang tulog, mayroong bags, chinelas, at iba pang accessories na matatagpuan sa souvenir booth ng tourism office ng Basay. May ikokontak silang habal-habal na maghahatid sa inyo sa West Palsohotan Visitor Center and Eco Lodge na tatagal hanggang 10 to 15 minutes. Welcome, Sohotan Visitors! Bubungad ka agad! Ang napakaraming makukulay na bulaklak at mapipil mong wini-welcome ka ng kalikasan. At welcome din sa inyo ang mainit-init at nakaka-relax na Tarragon tea. Lasang mint! Excited na kami para sa pinaka-highlight destination na pupuntahan namin. Pero bago ang lahat, kain muna! Anything else, safety first. Pwede kang pumili kung pump boat or river cruise ang sasakyan mo, pero since tatlo lang kami, sa pump boat na kami. Ang travel time from tourist center papuntang Sohotan is 15 minutes na hindi mo mararamdaman dahil sa ganda ng tanawin. Ito ang panhulugan area, meaning to drop from atop. During the Philippine-American War, may mga guerrilla Filipino na nakabase sa taas. Nakapag may dumadaan na kalaban, hinuhulugan nila yan ng bato at kahoy. Doon po nakuha ang name na Panhulugan. Panhulugan, to drop from atop. Pagkiat nyo malapit sa entrance ay mayroon na manghaharana sa inyo. At may fresh buko din at cottage na pagpapahingahan. Again, safety first. Sa loob, maraming trivias kang malalaman kung first time mo palang makapasok ng cave. Kagaya nito. Ang dumi po ng mga insect bats na commonly used as organic fertilizer. So, respect mga naman kayo meron sa loob. Maraming shapes like parts ng animal at miniature-like na mga icons ng iba't ibang bansa tulad ng merlion, elepante, paa at ulo ng agila, paa ng baboy, melting ice cream at iba pa. Imagination mo lang ang limit. After ang caving, kayaking, tapos konting lakad kasi medyo mababoy yung lakad ulit. Misa namin, pumunta dito, nakasapatos. Kaya ngayon, Cultural Bridge. Di namin palalampasin na ma-enjoy ang tubig ng ilog. Pero ingat lang, kasi madulas ang daanan paakyat. You're the last one. Complete the mission.